Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome sa ating channel. At bago tayo magpatuloy, pakihingi na isang like and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. Okay, so our topic is about conversion of English to metric and metric to English. Okay, so ito yung conversion table natin. Sa length ay 1 inch is equal to 2.54 centimeter. 1 foot is 30.48 centimeter. 1 yard is equal to 0.9144 centimeter. 1 mile is equal to 1.609 kilometers. So, in volume, 1 gallon is equal to 3.785 liters. Yung mass natin ay 1 kilogram is equal to 2.2 pounds. 1 ounce is equal to 28.35 grams. And 1 kilogram is equal to 1,000 grams. So, let's have, we will convert the following. So, yung number 1 natin, we have to convert 3 feet to centimeter. Gagawin natin centimeter itong 3 feet. Number 2, 45 kilograms to pounds. Number 3, 4 gallons to liters. And number 4, 8 kilogram to grams. And number 5, convert natin ang 500 milligram to grams. Okay, so example number 1 tayo. Convert natin itong 3 feet to centimeter. Okay, so 3 feet to centimeter. Okay, so unahin muna natin, kopyahin natin si 3 feet. Multiply natin sa ating conversion na feet to centimeter. So, or centimeter to feet. So, take note, in 1 feet or 1 foot, that is equal or ang equal niya in centimeter, so that is equal to 30.48 centimeter. Okay? So, ngayon, yung ilagay natin sa denominator ay dapat the same unit sa ating original measurement, which is feet. So, sa denominator ay 1 feet, tapos yung numerator ay yung equivalent ng 1 feet in centimeter. So, that is 30.48 cm. Okay? So, ngayon, i-cancel natin yung feet at saka yung feet dyan. So, i-multiply natin itong 3 times 30.48. So, paki-check na lang. Yung product nito ay equal to 91.44 centimeter. Okay? So, that is the yung 3 feet, that is equal to 91.44 centimeter. Next, number 2. Convert natin yung 45 kilogram sa pounds. Gagawin natin pounds itong 45 kilograms. So, i-multiply natin sa conversion ng kilogram to pounds. So, yung kilograms to pounds, yung 1 kilogram, yung equivalent niya in pounds, so that is 2.2 pounds. Yung equivalent ng ayusin natin. So, pounds. So, ilagay natin dito sa denominator ay yung the same unit sa ating original na measurement, which is kilogram. So, dapat 1 kilogram dito sa baba. Yung sa numerator, yung equivalent ng 1 kilogram in pounds. So, that is 2.2 pounds. Okay? So, cancel natin yung kilogram. So, i-multiply natin ito. 45 multiply natin sa 2.2 pounds. So, that is 99 pounds. Okay, so ibig sabihin, in 45 kilograms, that is equivalent to 99 pounds. Next, number 3. Convert natin itong 4 gallons to liters. 4 gallon, okay, multiply natin yan sa conversion ng gallons to liters. Okay, so in 1 gallon, sa isa ka gallon, yung equivalent niya sa liter, so merong laman yan na 3.7785 liters sa isa kagalon. Okay, take note, yung denominator natin ay dapat the same units ating original na measurement, which is gallon. So, yung denominator ay 1 gallon.
So yung numerator, yung equivalent ng 1 gallon in liters. So this is equal to 3.785 liters. Cancel natin yung 1 gallon dyan at saka gallon dito kay 4 gallon. So equals, yung naiwan itong 4, multiply natin dito kay 3.785. Okay? So kapag i-multiply natin yan, yung result dito ay that is 15.14 liter. Okay, so paki-check na lang ha. So number 4. Ito, convert 18 kilograms to grams. Okay, so convert natin 'yan, 18 kilogram multiply natin sa ating conversion ng kilogram to gram. Okay, so yung 1 kilogram, so isa ka kilo, ang iyahang gramo ana ay 1000 gram. Okay, so kasi kilogram to gram tayo, so therefore convert natin 'yan, or yung equivalent ng 1 kilogram ay 1000 gram. So ang denominator ay 1 kilogram kasi dapat magkapareho sila sa original na measurement. Next, yung numerator, yung equivalent ng 1 kilogram sa gram. So 1000 gram. So cancel natin yung 1 kilogram at saka kilogram. Then multiply natin ito. So that is 18,000. Okay, 18,000 gram. Okay po. So number 5 na tayo. Last example. So i-convert natin ito 500 milligram to gram. Eh. So multiply lang natin 'yan. Okay, multiply natin 'yan. 500 gram milligram to the conversion of milligram to gram. Okay, so ang denominator natin dito dapat the same unit sa ating original na measurement. So ano yung conversion ng milligram to gram? Okay, so in 1 gram, okay, 1 gram, yung equivalent niya in milligram ay 1,000 milligram. Okay, or 1 milligram, 1,000 milligram is equivalent to 1 gram. So ganun din yan. Okay, so ilagay natin sa denominator ay ang dapat the same unit sa original measurement, which is milligram. So 1,000 milligram mg, tapos ang numerator ay 1 gram. Equivalent ng milligram to gram. So equals, cancel natin itong milligram. Then i-multiply natin yan. So that is 500 over 1,000. Ay, yung 500 gram yan, 500 gram. Itong 1,000, wala na siyang unit yan. So equals, divide natin si 500 over 1,000 divided by 500 divided by 500 is 1. Then 1,000 divided by 500 is 2 or 1 half. Then ano natin yan, convert natin into decimal. So that is equal to 0.5 gram. Kasi yun ang unit niya. So therefore, yung 500 milligram is equal to 0.5 grams. Okay, so maraming salamat sa panonood at pakikinig. At again, sa hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe na lang at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. At pakifollow na rin sa ating Facebook page, Sir Ariel Math Review. Ayan. Sir Ariel Math Review. Okay, so thank you and God bless.